kanyang langit at lupa. Nilikha niyang araw at buwan, nilikha niyang mga isda at ibon, mga gubat at karagatan. Tunay ang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyamanan ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang bibagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng 19 na linggo sa kanilang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Labana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, sa aklat ni Propeta Ezekiel, pinaalalahanan tayo ng Panginoon na mamuhay sa matuwid at magbalik sa Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na maayos ang ating pagtanggap sa mga bata sapagkat ayon pa sa ating Panginoon sa mga tulad nila ay ang paghahari ng Diyos. Sa buhay natin, naway tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos upang tayo ay mamuhay sa Kanyang paghahari sa bawat puso ng tao. Ngunit sa mga sandali, na dahil sa ating kahinaan at karupukan tayo nagkasala, dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong, ang ama ang kumakain ng maasin na ubas, ngunit ang anak ang nangingilo? Buhay ako. Sabi ng Panginoon, hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao. Maging sa ama o sa anak,
at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Halimbawa na may isang taong masunurin sa kautusan, tapat at lumalakad sa katwiran, hindi siya nakikisalo sa handog na inihain sa mga burol, hindi sumasamba sa mga diyos-diyosa ng Israel, hindi siya nangangalunya ni sumisiping sa babaeng pinapanahon, hindi siya nandadaya ng kapwa o nagnanakaw, ibinabalik niya agad sa may-ari ang sangla na nangungutang sa kanya. Marunong siyang tumulong sa nangangailangan. Hindi siya napapatubo sa pagpapahiram ng pera. Siya ay makatarungan. Sinusunod niya ang aking mga utos at mga tuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. Sakaling magkaanak siya ng magnanakaw, mamamatay tao at nagpapatubo. Palagay ba ninyo'y mabubuhay ang anak na ito? Hindi. Tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo't tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay pagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuan sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Hindi mo na nais ang mga panggandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat, ay apakumbabat pusong mapagtapat. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Magsitayo na po ang lahat. Sa Diyos Ama, bakit ipinayag niya hari siya ng mga bang Alleluya. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay
at ipanalangin. Ngunit pinagwikan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos." Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pongisus Nazareno. Nasa Sabado tayo ng 19 na linggo sa kremong panahon sa panglawang taon ng ating pagdiriwang. At ang atin pong mga pagbasa ay tungkol sa angkop at nararapat na gawa ng isang tumatalima sa kaluuban ng Diyos. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 18, verso 1 hanggang 32, tinuturuan tayo ng Panginoon na kilalanin siya na tayo ay magbalik loob sa Kanya at gagawa na ng naayon sa Kanyang kalooban. May salita po dito na napakahalaga sa ating unang pagbasa, ang salitang Teshuba. Teshuba ay pagbabalik loob. Pero ang literal na kahulugan ng Teshuba na salitang lumang Hebreo ay ibig sabihin babalik sa Diyos. Tayo ay tinatawag na babalik sa Diyos. Kaya sa ating Salmo 50, versikulo 12, tayo ay tinatawag na Diyos ko, sa aking lekhaing ang tapat na puso't loobin. Na ang puso natin ay magiging makadiyos na. Nang ating kilos, ng ating buhay ay tumatalima na sa kaluuban ng Diyos. At paano ba ito isagawa sa buhay? Ang ating pagtalima sa kaluuban ng Diyos ay dapat una sa lahat ang pagpapahayag ng kabutihang loob at pagtanggap sa lahat ng tao. Sampo na ang mga maliliit na bata. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 19, verso 13 hanggang 15, may mga magulang na nagdala ng kailang mga bata at inilapit sa Panginoong Hesus. Gusto nila na ang kanilang mga anak ay patungan ng kamay ng ating Panginoon at basbasan at ipanalangin ang mga batang ito. Ang mga apostol, ang mga disipulo ng ating Panginoon ay pinagsabihan sila na huwag gagawin ito. Pero anong sabi ng ating Panginoon? At ito po'y napakaganda sa maiksi na ebanghelyo natin. Verso 14, sinabi niya, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag niyo silang hadlangin, sapagkat sa katulad nila, nagahari ang Diyos." Ibig sabihin, ang paghahari ng Diyos ay para sa lahat ng tao na kagaya ng mga bata o katulad ng mga bata, tayo ay may kalinisan sa ating kalooban. Yung simple, yung puso na handang manalig, handang umibig, na walang alinlangan, tulad ng mga bata. Pero hindi po ito ang dapat nating tingnan sa mga Hebreo. Sa mga Hebreo, para sa kanila, ang mga bata ay walang kapangyarihan, walang maayos na katayuan sa buhay, kaya hindi ito mailagay sa tinatawag na importante na katayuan. Pero para sa ating Panginoon, nasa katulad ng mga bata. Ibig sabihin, hindi tayo mag-isip bata,
hindi tayo kikilos bata, ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, tulad ng bata. Na ibig sabihin, dalisay na puso. Isang puso na marunong magmahal. Kaya po, ito po yung tinatawag natin ang dapat na aksyon. Sa salitang Hebreo, ang narapat na aksyon ay tinatawag nila na pula nakuna. Nakuna na isang aksyon na naayos, narapat. Ang isang tao kapag bukas ang kanyang puso at handa siyang tumanggap sa kanyang kapwa, wala siyang pinipili at siya ay marunong magmahal ng sinsero na pag-ibig, siya ay mayroong tinatawag na hula nakuna. Na naisali naman sa salitang koinokuna Griego sapagkat ang atin pong ebanghelyo ay nakasulat sa koinokuna Griego, ang maayos na aksyon ay tinatawag na sustidrasi. Sustidrasi, isang aksyon na kung saan hayaan natin sila sapagkat ang katulad nila, ang katulad sa mga batang ito ay ang paghahari ng Diyos. Gusto ng Diyos na ang ating pag-iisip, wala po tayong kung anong mga tinatawag na mindset, mga bias, mga pag-iisip na ating pansarili lang na para bang tinatanaw natin ang ating kapwa sa mga nakakahon na mga pagtingin na parang mayroon tayong isang salamin na sinasala yung imahin sa ating kapwa-tao na ating nakikita lang ating kapwa ayon sa ating pagtingin, ayon sa ating pagtanggap sa kanila, hindi ayon kung sino talaga sila sapagkat ang bawat isa sa atin ay imahin at larawan ng Diyos na dapat mahalin, na dapat tanggapin na ang sino man sila, anuman ang kanilang mukha, anuman ang kanilang katawan, anuman ang kanilang kalagayan, sila ay kapariha natin sa isa't isa sapagkat lahat tayo ay imahin at larawan ng Diyos. Kaya una, ang dapat nating tingnan, atin ring tanggapin ang mga maliit na bata sapagkat sila ay may imahin rin at larawan ng Diyos at ang paghahari ng Diyos ay ang mga katulad nila na tinuturing ng mga maliit sa sambayanan. Ang mga nasalaylayan ng sambayanan, ang mga maliliit, ang mga aba, kung minsan hindi na gaanong tinatanggap sa ating lipunan, ngunit tinuturuan tayo sa ating ebanghelyo ngayon, tanggapin natin ang lahat. Lahat po ay minamahal ng Diyos. At dahil lahat minamahal ng Diyos, tayo na nabinyagang Kristiyano, na nagmamahal sa Diyos, atin ring ipahayag na wala tayong pinipili. Atin pong tanggapin ang lahat. Kasi tayo ay tinatawag na mga inclusive, hindi exclusive, na pinipili natin kung sino lang ang gusto natin. Pangalawa, na dapat nating bigyan ng paggalang o pagrespeto ang karapatang pantao ng bawat isa. Sapagkat ang bawat isa ay mahalaga. Sapagkat ang bawat isa, lalo na ang binyagan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ay napakahalaga. Napakahalaga sapagkat sila'y imahe ng Diyos. Napakahalaga sapagkat ang bawat isa ay may buhay at dapat may karapatan na dapat nating tanggapin, na dapat nating igalang o irespeto. At ang pagrespeto sa karapatan pang tao, ang pagrespeto sa ating kapwa, lalo na mga bata, ay ang pagrespeto din, hindi lang sa ating sarili. Una sa lahat, pagrespeto sa Diyos na sinasalamin ng lahat ng tao. Pangatlo, gaya ng ating Panginoong Hesus na siya ay nakisalamuha. Siya ay nakiisa sa mga aba sapagkat sinasabi pa niya sa simula pa ng kanyang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay sinasabi niya na sa kanya na ang Espiritu upang ipahayag ang mabuting balita
sa lahat, wala siyang sinapinili, sa lahat ng tao. At siya'y dumating, hindi upang paglingkuran, bagkus maglingkod at magbigay ng buhay sa kaligtasan ng lahat. Mayroon pong lahat. Kaya dapat ganun din ang atin na ang ating Panginoon ay nakiisa, nakisalamuha, nakiramay at nagkaroon ng habag para sa lahat. Tayo rin ay dapat mayroon ganun. At pang-apat, kailangan na ating tanggapin ang lahat, lalo tigit na ang mga bata, na bigyan natin sila ng proteksyon sapagkat sila po ang mga tinatawag nating mga vulnerable na bahagi ng sambayanan. Mga bata pa sila, mga maliliit pa, hindi pa gaanong malawak ang kanilang mga kaisipan at kaalaman. Huwag natin silang turuan ng masama sapagkat ang kasamaan ng mga bata sa paglaki nila ay dahil naturuan sila ng mga may edad na, na mga mali, na mga pananaw sa buhay, na mga mali na palakaran sa buhay. Kailangan na atin silang tanggapin ng tunay, gabayan, alagaan, at bigyan ng tunay na pagtuturo sa maayos at sa katotohanan at makadiyos na pamamaraan. Ito ang ating pagpapahayag na sila ay dapat nating bigyan ng proteksyon. Hindi po dapat iiskandalo ang mga maliit na bata. Sapagkat kung inyo bang napansin, may mga bata po na nawawala ngayon. Hanggang ngayon ay missing na. Hindi natin alam anong nangyari sa kanila. May mga bata rin na itinutulak ng mga malalaki ng tao sa mga mahalay na bagay o dili kaya sa mga druga o masamang mga gawain. Huwag natin sirain ang kinabukasan ng mga maliit na bata. Bagkus ating ipairal ang mga batas na nasa bayan na natin gaya ng bantay bata at iba pang mga pamaraan na nariyan na sa ating bayan. Kailangan na ating mabigyang proteksyon ang dapat bibigyang proteksyon. Ito ang tinatawag nating sustidrasi, ang dapat na gawin, ang narapat na ating gawin sa ating kapwa. Pakisabi sa katabi mo, mahalin mo ang iyong kapwa. At may dugtong yan, mahalin mo higit sa lahat ang Diyos. Sa ating pagmamahal higit sa lahat sa Diyos, ating pong ipahayag ating pagmamahal sa Kanya, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na Siyang nagmamahal sa atin at dapat tayo ay nagmamahal sa Kanya na tayo ay magkaroon ng pagrespeto at paggalang sa isa't isa, lalo't higit na yung mga maliliit, yung mga vulnerable sa ating lipunan, ang mga kabataan at iba pang mga bahagi ng lipunan na nangangailangan ng ating tunay na paggalang sa kanilang karapatan at sa kanilang buhay sapagkat nasa kanila na mga maliit nito at maging tulad sa kanila ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo at ipahayag natin nang may pananalig sa Diyos Ama na nagmamahal sa Kanyang mga anak ang ating mga pangangailangan. Atin pong itutugon, Panginoong, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga tahanan ng simbahan naway maitayo sa hindi makasariling pagmamahal at ang pamilya'y naway makilala at maunawaan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga mag-asawa naway maging sensitibo
sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinag-isa. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga magulang naway, pagpalain ang kanilang mga anak ng atensyon, pagkalinga at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga bata at yaong mga mahihina sa ating lipunan, naway mabigyan ng suporta ng mga malalakas at nakaririwasa sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga namayapa naway makatanggap ng kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, ang iyong kaharian ay para sa mga bata at maliliit. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong anak na nalig sa iyo. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Salamat sa aking Panginoong Jesus, ako'y inibig mo at inakilap. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makaya ng maipagkaloob. Amaling iyas, ginigintong dilokob ang aking dalagin, o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihingi. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maiahain ay sinawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming maihag kahit nito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpuri namin, nakikinabang ay kami yung pinakahirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa namang helisi sa awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan niyong Espiritu, yung banal ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, na may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pagitan ni anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng managaling na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilay salat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa'yo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inasa, ang aking buod at tagulan. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paniniling di ko pa nanaligan, puso'y di higit sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan. Ang aking lakas at tanggulan, sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Oo, ni kay
puno ng kabutihan, Pastol ka, nagmamahal sa kawal, inakay sa lunti ang pastulan, upay hanap ko kung mawaglit man. Sa Diyos lang mapapanala ang aking kaluluwa. Sa kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa. Sa kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luning ng iyong katapatan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating poong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay may naugnay sa iba't ibang social media platform at nakusposting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat na mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat naman naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin, naway ang Diyos ay magpapala sa inyo na mabiyayang liglig, siksik at naguumapaw. Ang tama at ang dapat nating gawin ay una sa lahat, magmahal sa Diyos. At ipahayag natin ito sa pagmamahal ng ating kapwa-tao, lalo't higit na sa mga maliliit, gaya ng mga bata at gaya ng mga vulnerable sa ating lipunan. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inihayag mo siya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilinganangka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasakutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamaimahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na maalala ang pangakon sa binyag na ikaw ay kang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon
magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.